Hindi mo lamig. May snow konti dito, oh. Halo-halo. So, hello mga kaaro. Good morning. Yan. Pag-gising natin, nakita natin nag-snow sa labas. Hindi sa loob, siyempre. May bumbong eh. Yan. So, ngayon, napag-decide na natin na magpalit tayo ng gulong, mga kaaro. So, magbibase tayo para ano. Siyempre, yung susutin natin, yung kahit madumi yan, ay okay na. So, mababate sa basement. Yan, puro ano dito. Dito yung pinakabodega, kumbaga. So, ito ngayon yung ano, yung takip ko sa gulo. Naglalabas ko. So, yun, mga kaaruan. Nandito tayo ulit. May gloves na tayo. Ihanda muna natin mga gagamitin natin bago natin umpisahan yung ano, pagpapalit ng gulong. Para dire-diretso na tayo, hindi na tayo pabalik-balik. Dadali natin lahat doon sa ano, sa tabi ng sasakyan. Okay, ihanda ko muna yung mga ano gagamitin ko. Tawag lang balik, nanayo pa mi. Ang lamig. Lamig mga karo. Hindi mo lamig. May snow konti dito, oh. Halo-halo. Talaga yung ano, mahirap pag ganito. Kapalit-palit ka pa ng gulong. Kailangan mong palitan yung gulong mo kasi yung gulong na ginagamit ngayon, yun yung ay pang summer. At pag hindi ka nagpalit, delikado, madulas, hindi ano, kakapit sa snow. Yung sasakyan mo, pag may snow, parang kabayo, tatalon-talon. Kaya ano, kailangan natin magpalit ng winter tire. So balik tayo mamaya. Dadalhin ko rin itong camera doon sa pagpapalitan ko ng gulong kasi wala tayong magbibideo eh. Solo flight tayo. Yan. Okay, so yan mga kaaro, pupunta na tayo dun sa ano, pagpapalitan natin ng gulong. So ano, mano-mano lang tayo, wala tayong kasamang magbibideo, so pagpasensya nyo na kung hindi maayos yung pagbibideo. I-stand ko lang yung ano dito, yung camera ko. Yan. Okay, so i-atras ko muna yung sasakyan mga kaaro. Ayusin ko lang yung parking niya para may space tayo sa pag ano, sa paggagawa. Handa natin yung gagawin. So gagamit tayo ng ano, impact drill para mas mabilis, hindi tayo mahirapan. Oh,
So yun mga ka-aro no, tapos na natin na ikabit yung ano yung mga gulong. Yan, nakamansya ko kanina kasi meron tao. Ayun, mag-isa na natin. So ngayon gagawin natin is hahanginan natin. Yan. So yan, wala akong portable na ano dito. Air pressure. Yan. Mabuburo tayo. So, pandarin natin para makakuha ng power. Yan, mga karo, maglalagay tayo ng hangin para ano, masigurado natin na hindi flat yung gulong natin. Yan, so yun mga karo, ito yung ano, bomba ko. Pambomba. So yan, nakasit na yan sa ano, 35 yata. O yan, yan, nakikita ba? Nakikita. Hindi makita. So yan, di bali na lang. Bubombayin natin para pantay-pantay yung hangin. Kasi matagal natin na hindi nagamit to. So malamang nagbawas ng hangin. Saka ano, dapat ang kailangan dito, nakalagay doon sa ano, is 33 PSI dapat yung hangin. Kaya lang sa sobrang lamig mga kaaro, nagda-drop yung ano, pressure niya. Bumababa. So ginagawa ko ng ano, 35. Tulad ngayon is 29. Hindi makita talaga. So yan. So papandarin ko na. Automatic na mamamatay pag na-reach na yung ano, 35. Para ba makita? Para makita. Pusa siyang namatay. Ilang ano, hindi ka na mag-aalala kung ano, susubra ka o kukulang ka. Basta mamamatay na lang siya pag na-reach na yung 35. Yun ang kagandaan dito sa ano na to, bomba. So, lahat is pang madalian. Kasi busy tayo, hindi natin mahapon na magsayang ng maraming oras. Umusok. Gawa ng ano yan, ah, sa lamig. Kaya umuusok. Ang tambutso. Yan, lamig. 1 degree ngayon. So ngayon, pangalawa na tayo. Yan. So ito is 30. So kailangan pa natin ng ano, 5 PSI. Hirap ng buhay mga karo. Katsagalan. Yan, mamamatay na yan. Oh. Namatay. Okay, na-reach na yung 35. So ngayon mga karo, ito last na. Pagkatapos naman natin ito bombahan lahat, panghuli, da-drive test natin para doon natin makikita kung yung gulong natin ay balance. Dahil pag hindi siya balance, pagdating mo sa highway, pagpapatakbo ka, yung sasakyan mo is nanginginig yung gulong. Shaky siya. Yun, yun ang patandaan kung kailangan ng i-balancing yung gulong natin. Nag-shake siya pag tumakbo ka ng mga 80 o kaya 100 to 120 something, is mararamdaman mo yung ano niya, yung galaw ng gulong. So ibig sabihin as kailangan siyang i-balancing. So
yun, medyo nakatipid tayo ngayon kasi pag ipapagawa natin, papapalit natin sa ano, sa talyer, sa gawaan ng ano, sasakyan, is magbabayad ka ng ano, pinakamababa yata 40 pag ano lang ha, palit lang ng gulong ha. Pero pag kasama ng balancing is halos 100 din, mga 80 plus ganun, plus tax siguro. So ito ang kagandahan pag meron kang sariling gamit, medyo makakatipid ka. So yung matitipid mo, di pambili mo na lang ng ano, ulam, pandagdag sa pambili ng ano, pagkain o kahit na ano pa man na gusto mo ano, bilhin. So ayan, tapos na, hanggang dito na lang tayo. Tapos na tayo sa ano, pagbubomba. So next step naman tayo mga karo. Pero para ano ako, medyo makatipid ako sa oras. Ano ba? Ang gagawin ko mga karo, isasabay ko ng pamamalingki. So pamamalingki rin ako, tapos kasabay na yung ano, pagda-drive test. So yeah, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo pag ano, ida-drive test ko. Sige mga karo, usap-usap tayo ulit pag habang nagda-drive test. Bye-bye.